Pak, nagka-medal pa nga po ang ating mga halimaw. Graduate ba yan? Valedictorian yun? Vaccine day nga po today ng ating mga halimaw and anti-rabies na rin ang ituturok sa kanila. Maya-maya pa nga po pwede na sila mga gacharo. Expected nyo nga po itong video na to kasi kahapon nga po kaya sila naligo ay dahil i-vaccine sila today. Pag nagva-vaccine nga po pala ay dito sa labas kaya ayan na una nang pinalabas itong si Robbie na talaga naman puro kalokohan ang pinagagagawa sa buhay. Ayan, binuot na nga siya ni Kuya para matigil na yung mga kalokohan niya at inumpisa na nga po siyang kuhanan ng temperature. Medyo tumaas nga lang po ng very light ang kanyang temperature kasi nga po naglaro-laro pa siya kaya hinayaan nga muna siyang mag-relax. Para naman po medyo bumaba yung temperature niya at binigyan na rin nga po pala siya ng malamig na tubig para makatulong pagbaba ng temperature niya. Tumataas kasi talaga kapag sobrang naglikot sila, siguro dahil nga makapal yung coat nila at naiinitan sila. Nung normal na nga po ang kanyang temperature ay ready na siya para turukan. Pasintawi po sa mga takot sa turok. Ito nga po kitang-kita niyo ang pagtuturok sa kanila. Dalawang turok pa po yan per puppy, vaccine and anti-rabies. Super happy pa nga niya habang tinuturok turukan siya eh. Napaka-behave din naman niya kahit after nga siyang turukan. Yung next naman tayo, dito tayo kay Bordags. Kinukulit pa niya yung kapatid niya. Laloka nga kami sa laki nitong si Ranger aka Bordags. Bagay na bagay talaga sa kanyang pangalan niya kasi nga po nung tinimbang siya ay grabe. Noong una nga hindi pa masyado makuha yung timbang niya kasi nga naglilikot-likot pa po siya. At hirap na hirap nga po sa kanya ang timbangan. Pero nung tinimbang siya ay nakuha na rin naman, tumimbang nga po siya ng 20.5 kilos. Kaloka, diba? Expected naman na malaki siya kasi nga po sila ni Robin na magkasama sa room at talagang inaagawan niya ng pagkain si Robin palagi. Kaya naman po, imbes na single serving ay talagang two serving ang nakakain niya sa pang-aagaw niya. Minamadali niyang kainin yung kanya tapos mga-aagaw siya sa kabila. At dahil male nga po sila ay pinag-check rin nga po pala ang kani-kanilang mga balls. Kasi nga po kung may balls sila na hindi bumaba ay talagang kailangan i-surgery yan. Maya-maya patinina na rin naman po siya ng temperature at very good kasi normal naman po ang kanyang temperature. Kaya naman po maya-maya naturukan na rin po siya, syempre dalawang turok din para sa kanya. In fairness, behave naman po siya habang tinuturukan po siya. Kaya naman din na nahirapan ang tagapagturok, pati ang tagahawak ay hindi na rin nahirapan sa kanya. At alam nyo ba, nakakaloka, sabi sa amin ng vet, kaya daw po siya nangaagaw ng pagkain ay dahil kulang pa sa kanya yung pagkain binibigay namin. Ha? Kulang pa ganyan kataba? Kaya naman usapan namin ay dadagdagan namin ng very light. Tapos ayan naman na lumabas si Rex naman. Ito grabe ang kalikutan sa buhay. Para nga itong uod na inasinan, literal be. Pero wag ka, habang kinukuha na siya ng temperature, ay behave lang po siya. Yun nga lang, medyo tumaas yung kanyang temperature. Tapos di rin nga makuha yung timbang niya sa likod niya, kaya naman binuhat na lang siya ni Kuya at sinubtract na lang yun sa timbang niya mag-isa. Expected namin, mas malaki to kaysa kay Bordags, pero hindi, mas malaki na si Bordags kaysa sa kanya ngayon. At dahil nga po pala medyo mataas pa yung temperature niya, ayan, binigyan nga rin po muna siya ng malamig na tubig para bumababa. Pero nung hindi bumaba yung temperature niya, pinasok nga po muna namin siya sa loob. Kasi nga naka-aircon doon at doon mas bababa talaga yung temperature niya. Habang nasa loob, dito naman muna tayo kay Rocky. Ay, grabe naman talaga tong si Rocky ngayon. Ginugulat kami. Habang lumalaki nga po kasi siya ay unti-unti namin nakikita yung personality niya na kagaya ng kay Hercules. Bilang isang husky, syempre, may kakulitan pa rin po siyang taglay. Pero grabe yung pagkabait din niya. Behave na behave siya always at hindi nga po lumalaban. Kung ano yung pagawa mo sa kanya, talagang gagawin niya. Bonus points pa nga po yung pagiging sobrang pogi niya. Tingnan nyo nga at nalinisan pa ni mama ng Popads itong si Rocky. Kahit nga nung tinusukan siya sa puwet ay grabe kabait. At ayan nga po, normal din yung lumabas na temperature niya. Very good. Yan naman po, agad-agad rin siyang naturukan. At nakatapos din naman agad sa kanya. Parang siya nga yung may pinakamabilis na paglabas. Kasi nga po, ang bilis niyang makatapos. Ang dali talaga kapag behave ang doggy. Kaso bihira nga lang po talaga dito sa ating pack ang mabehave. Balik naman tayo dito kay Rex. Inilabas nga po ulit siya. At nag-normal naman po yung temp niya. Kaya naturukan na rin siya finally. Alam naman po natin, kapag mataas ang temperature ng mga doggies ay hindi pwedeng turukan ng mga vaccines. And actually, hindi lang sa aso, that applies on human too. At ito na nga po ang pagganap, merong pamedal para sa ating mga halimaw. Meron din nga pong libreng shampoo at saka pabango kasi graduate na nga daw po sila sa kanilang mga vaccines. Yun nga po ang laging gawa ng Raymundo G-Firm kapag may gumagraduate silang client, minibigyan nila ng ganyan. Kaso ba, nakakahiya kasi talagang kaguluhan ang pinagagagawa nila. Hindi na nga po sila nagpasuot ng mga medal, talagang pinagsisira pa. Gusto nga kasi ni Ma'am Christine ay masuutan silang lahat at syempre gusto din naman namin para cute-cute silang tingnan. Gusto pa nga namin picturean, kaso ba hindi talaga carry? Kasi nga hindi pa nasusuot ay sinisira na nila. Nung nasuot naman talagang hinihila nila sa leeg ng may leeg.
Ewan ko na lang talaga sa inyo kung di nyo matawag na halimaw tong mga to sa grabe ng kalikutan at kalokohan sa buhay. Buti na lang nga talaga at may natirang isa na talagang hindi natanggal yung medal. Ito pong ating napaka-pogi na si Rex. Ayan, nilagyan pa nga po ng perfume ni Ma'am Christine. And grabe, ah, napakabango po nung perfume na ibinigay sa kanila. At ayan, naka-medal nga po ang ating Rex Sisay. Proud na proud. Ayun nga po, graduate na ang ating mga babies. Guys, ayan, kita nyo, nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, mamimigay tayo ng isang Vivo phone! Ito na nga po ang ganap, dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron pa yung isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng 5 videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat. Gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag 1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!